So, ayun, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So, ito, Hyundai Ion. So, ngayon, magpapalit tayo ng timing belt kasi ang takbo niya is nasa kilometer reading mileage 188,568 ang takbo niya. Ngayon, papalitan na namin belt. Bakit? Unang-una po, bitak-bitak na yung timing belt. Gilid. Dito. Yan. Binaklas ko na. So, tinignan ko lang kanina. Sabi ko, palitan natin yan, sir. So, ito. Hyundai Ion. 3-cylinder. 3-cylinder. Titingnan muna natin yung tatanggalin ko muna yung ano, pulley sa ilalim. Medyo matigas-tigas tong ano. Ito. Yan. Taasan natin. Yan, tatanggalin tong ito. Tanggalin natin yan. Anong suka to? 19. So, kailangan magamit tayo ng impact drill. Ito. Yan, oh. Malambot lang yan. Tanggalin natin to para matanggal yung plastic na nakatago doon sa nakapag-aro pala ng tanggalin to kasi may nakatagong tornilyo o kinalawag siya ngayon lagyan natin ng WD-40 yan, natanggalin pa to, nakalimutan ng tanggalin kanina kasi papalitan ng ano eh, ngayon inaprubahan pala yung timing belt madali lang tatanggalin itong water pump pulley. Ayan. So, yun muna. Pause ko muna dito. Ayan, ang timing belt niya, yung timing niya is dito. Large at large. Ayan. Tapos dito gitli na yan saka yung ano yun yan, dapat magkatapat din, magkatapat yung dalawa. Ngayon nilagyan ko na ng WD-40 to, tanggalin ko na yan. So diba may tornilyo nakatago. Ito hindi ko na ano, tinanggal ko na. So, tanggalin ko na itong cover. Yan, jeez. Meron pa isa. Mahaba yun. Ngayon, tanggalin to nating bracket ng dipstick. 14. Ikot na yan. Diba? Ikot na. Ngayon, extension. Sorry, wala kasing kung ano eh. Walang taga-video. Kailangan lang ng ano.
si pagkatiga talaga to sa pagbibideo para ma-share man lang. Ayan. Tanggalin natin yan. Kamahin ko muna. Tanggal na. Sumasabit. Oops, ako punti. Pang. Yun. Yan ang itsura niya. Malapit nang maputol. Nagbitak-bitak na siya. Ito yung crankshaft sensor. Yan. Tatanggalin natin to. Tiling. Yan yung itsura niya. Ito yung crankshaft sensor. Yan. Yan, yan. Yan yung crankshaft sensor. Ito yung pinaka ano niya eh. Ito yung pinaka gear niya eh. Yung ngipin na tatamaan yung ano. Tatamaan yung para magkaroon ng signal yung ano. Yung crankshaft sensor. So, ngayon tatanggalin natin 'yan. Ito. Cover type siya. C20 na ata 'to. Titingnan natin. Cover type. Papakita ko lang sa inyo. Push. So gagamit tayo ng 17 mm na flower type siya. Ayun, flower type. Tinatawag nilang flower type 'yan. Yan, para dito 'yan. Yan. Ngayon luluwagan natin 'to. Kasi nga luluwagan natin. Wait lang ha. So ngayon, tatanggalin natin 'to. 'Yon. Itsura mo na lang oh. Itsura ko 'yan, nakahiga. So 'yan, tatanggalin natin 'yan. With extension 'yan. Oops. Asya. Ito lang pinaka spring niya. Oh, yan lang. Yan oh, yan yung spring niya. Dapat nga ganun yan. Kasi yan. Oh, yeah. Telepon. Yan. Yan ang itsura niya. Ito kasi hindi yan perfect na bilog. Kumbaga, ito yung nagsi-self-adjustment talaga niya. Ayan o. Alin to, ayan o. Pag mag-adjust kayo, alin. Ayan o, alin yan, alin. So, lagay ko muna yan dito. Ayan, tatanggalin pa to. Bago matanggal yung timing belt na ano, tatanggalin pa to. Ito. Ayan, tatanggalin natin yan. So, ngayon, nilagyan ko na ng jack yung makina. Yan, crocodile jack. Ngayon, tatanggalin na natin yung engine support. Tireng. Yan, ang papalitan. Ayan, tatanggalin natin tong
crankshaft oil seal. Yan, tatanggalin natin yan kasi may tagas eh. Parang hirap dito pang video. Yan. Yan na yun. Tingnan natin yung isa, yung kasukat ba? Hindi yan. Sabi isa. So, ngayon tinanggal ko na yung isa. Tatanggalin natin yung ibabaw rin. Ito. Yan. Tanggal na. Sinira ko na. Yan. Ngayon, ito yung sa crankshaft oil seal. Camshaft pala. Camshaft oil seal. Ang number nito is 3550. Camshaft oil seal. Sa ibabaw yung tinanggal ko kanina. So, ngayon, lagyan natin ng grasa kasi sasalpak natin to. Lagyan natin ng grasa. Dito na lalagyan ng grasa ito. Itong labi nito. Yan. Lagyan ng grasa para mamaya hindi siya ano. Bakit nilagyan ko ng grasa? Kasi pag uminit kasi kung hindi natin lalagyan ng grasa, diretso ilalagay. Siguro mga 2 buwan tatagas ulit 'yan kasi una-una pag uminit to, lalambot 'tong pinakalabi niya. May pag lumambot yan, siyempre may langis yan. Dito tatagas yung oil seal. Lagyan natin ng grasa. Kasi hindi naman ito original eh. Ang original may mga grasa eh. Tayo na maglalagay. Ngayon, lagyan natin ng bitag gray o silicone gray. Eh, pasensya na. Wala kasing taga video eh. Mano-mano muna, lagyan natin dito. Ang paglagay naman ito, madali lang. Kamayin lang. Yan. So, ngayon ilalagay ko na. So, ito, ilalagay na natin 'to. Ito naman, iurong lang 'yan. Kamayin lang 'yan. Kailangan talaga tamang-tama 'to. Ayan. Oops, lumuha siya. Yun ang pinaka ano niya, kamayin lang, lamang ano niya, hindi naman ito matigas eh. Yan. Tapos yung sa ilalim kasi ito wala pa yan eh, kinukuha pa. Sige, yun lang. Kakabit ko na tong ano, yung crankshaft oil seal.
ayusin pagkakabit kasi pag hindi yan maayos pagkabit, ahayari tayo nito, tagas. Kailangan maganda yung pagkabit. Opya. 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 Dapat dalawang kamay. Yan, di pa. Urong. O pa yan. Tapos, punasan natin. Tapos nun natin itong ano nya yung gear nya, palupat na cellphone ko. Yan ito, yan yan yung pinaka timing mark nya. Tapos ito yung luma. Yan yung luma, ito yung bago. Yan. Timing belt tensioner. Tapos kakabit na natin to. Timing belt. Push mo na. Yun. Ikinibit ko na. Yan na yung tsura niya. Dito sa taas. Timing yan. Yan yung timing niya. Yan. Tapos ito yung timing niya sa taas. Yan. At baba. Ayun. Kabit na natin yung dito. Kabit na natin dito. Ano lang yan. Yan. Tapos ito. Hover. Yan. Kabit natin yung hover. Yan.